Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis. At ito ay ang urinary tract infection o UTI during pregnancy. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na meron pong urinary tract infection o UTI at natatakot kayo na baka ito ay makasama kay baby? Gusto nyo bang malaman kung ano nga ba ang dahilan ng UTI at kung ano ang pwede ninyong gawin? Kung ganon ay samahan nyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ang lahat tungkol sa urinary tract infection o UTI during pregnancy. Nurse Yesa! Ano po ba ang UTI o urinary tract infection? Ang urinary tract infection o UTI ay isang uri ng bacterial infection sa inyong urinary tract. Nurse Yesa, bakit po ba nagkaka-UTI ang isang buntis? Ang mga buntis ay at risk o common na magkaroon nito sa simula pa lamang ng kanilang pagbubuntis, between 6 to 24 weeks dahil sa pagbabago sa urinary tract. The uterus sits directly on top of the bladder. Habang lumalaki ang matres, tumataas din ang timbang nito na maaring makaharang sa drainage ng ihi galing sa pantog na nagiging dahilan ng UTI sa buntis. Nurse Yesa, ano po ba ang sintomas ng UTI? Kapag kayo ay mayroong UTI o urinary tract infection, ay mararamdaman mo ang mga sumusunod. Una, a feeling of urgency when you urinate. Pangalawa, the need to urinate more often than usual. Pangatlo, makakaramdam ka ng sakit habang nakikipagtalik. Pang-apat, makakaramdam ng sakit habang umiihi. Pang-lima, may dugo o mucus sa ihi. Pang-anim, makakaramdam ng sakit o cramps sa ibabang bahagi ng tiyan. Pang-pito, magkakaroon ng lagnat, chills, sweats, at pag-leak ng ihi. Pang-walo, nagigising sa gabi para lang umihi. Pang-siyam, kapag ang ihi ay cloudy, may masamang amoy o malakas na amoy. Pang-sampo, pain, pressure, or tenderness in the area of the bladder. Nurse Yesa, may epekto po ba kay baby kapag may UTI ang isang buntis? Ang UTI o urinary tract infection ay hindi magdadala ng panganib sa iyong baby kapag ito ay nagamot o nabigyan agad ng treatment. Ngunit kapag ang UTI ng isang buntis ay napabayaan lamang at hindi nagamot at lumala, maaari itong mapunta sa kidney infections na isang napakaseryosong infection. Kapag ang isang buntis ay nagkaroon na ng kidney infections, ay maaari siyang magkaroon ng mga sumusunod na kondisyon. Una, infection sa bloodstream na maaring madaling kumalat sa iba pang organs. Pangalawa, maaring magkaroon ng early labor. Pangatlo, maaring magkaroon si baby ng low birth weight o mababang kanyang timbang. Pang-apat ay ang anemia. Pang-lima ay ang long-term infection. Nurse Yesa, paano ko po malalaman na ako nga ay mayroong UTI o urinary tract infection? During sa inyong check-up sa inyong mga doktor, ay magre-request siya ng mga test at kasama sa test na yon ang urinalysis na kung saan ay malalaman kung meron nga kayong UTI. At kapag lumabas sa inyong test na meron nga kayong UTI, ay magbibigay siya sa inyo ng mga treatment options. Nurse Yesa, ano po ba ang magiging treatment ng aking doktor? Ang UTI ay safely treated with antibiotics kahit na ikaw ay buntis. Doctors usually prescribe a 3 to 7 day course of antibiotics that is safe for you and your baby. Mga halimbawa ng antibiotic na binibigay ng inyong doktor ay ang mga sumusunod dahil safe daw ito para sa isang buntis. Una ay ang amoxicillin, pangalawa ang ampicillin, pangatlo ay ang cephalosporins. Ang mga sumusunod naman ay hindi totally safe para sa isang buntis. Una, nitrofurantoin. Pangalawa,
trimethoprim, sulfamethoxazole, nagbigay ng warning ang American College of Obstetrician and Gynecologist sa pag-inom ng mga gamot na ito during the first trimester dahil maari umano itong maging dahilan ng birth abnormalities in pregnancy. Nurse Yesa, paano po ba maiiwasan ang magkaroon ng UTI ang isang buntis? Una, iwasan muna ang pakikipagtalik kapag kayo ay may ongoing treatment sa inyong UTI. Pangalawa, umihi bago at pagkatapos magtalik. Pangatlo, uminom ng 6 to 8 baso ng tubig kada araw. Pang-apat, iwasan ang magdosh o paglilinis sa loob ng vagina. Pang-lima, magsuot ng cotton na underwear. Pang-anim, iwasan ang magsuot ng masikip na pants. Pang-pito, iwasan ang mga spicy foods, caffeinated drinks at alcohol na maaring maka-irritate sa bladder. Pang-walo, wipe yourself from front to back when you go to the bathroom. Pang-siyam, umihi agad kapag naiihi. Pang-sampo, iwasan gumamit ng strong soaps o feminine wash. Pang-11, magpalit ng panty o underwear ng mas madalas. Nurse Yesa, nakakatulong daw po ba ang pag-inom ng cranberry juice para sa UTI? Maaari nyo itong itry. Ngunit wala pa pong proven studies na magpapatunay na epektibo nga ito. Mahalagang tanungin ninyo ang inyong doktor kung pwede kayong uminom nito dahil hindi ito magandang inumin kapag ikaw ay umiinom ng mga blood thinning medications. Nurse Yesa, nakakatulong daw po ba ang coconut water o buko juice para sa may UTI? Pinaniniwalaang ang buko juice o coconut water ay nakakatulong daw sa UTI dahil ito daw ay natural diuretic na kung saan ay makakatulong sa pagpapalabas ng bakterya sa pamamagitan ng pag-ihi ng madalas. Ngunit, syempre, mahalaga pa ding ipagpaalam ninyo ito sa inyong doktor. Lastly, mga sisi, napakahalaga po talaga ng inyong mga check-up sa inyong mga doktor. Dahil kapag kayo ay nagpa-check-up, ay malalaman ninyo agad kung meron nga ba kayong UTI o iba pang kondisyon. At kung meron nga naman kayong UTI, ay mabigyan kayo agad ng treatment para maiwasan po ang mga masamang epekto nito para sa inyo at para kay baby. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys! Sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow. At meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow. At masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!